Move on na tayo sa final lineup ng ating national team, mga idol, at abangan na lang natin ang posibleng banggaan ng dalawang natural scorer ng bawat koponan. Halos 8 oras na lang bago ang laban ng Gilas Pilipinas at Lebanon mamayang alas 2 ng madaling araw, oras ng Pilipinas yan. So ito na nga, ang posibleng starting 5 ay sina Keeper, Clarkson, Malonzo, Japet at Kai. Yan ang nakikita kong posibleng iba to ni Coach Chot Reyes mamaya. Malaki ang chance nating manalo, kailangan lang talagang ma-execute ang game plan at malamang ay na-scout na rin nila ang mga ito. Isa sa dapat makontrol ng Gilas ay ang FIBA Asia Cup MVP na si Wael Oracji na talaga namang solid ang laro. Malamang sa malamang, si JC ang mag-check dito. Kung sa scoring ay kayang-kaya ni Clarkson mag-take over. Nagawa niya nga ito sa NBA, sa FIBA pa kaya. Pero dapat di maging one-man team tayo at mag-rely kay Clarkson sa buong game. Mayroon tayong height advantage sa ilalim, which is si Kai Soto, na kayang-kayang sumalo ng mga alley-oop passes ng kanyang kakampi, especially sa transition. Katulad ng mga ginagawa ni Macaron sa kanya sa Adelaide last season. Tingin ko din magiging swak dito si Keeper dahil mahilig ito sa dribble drive plays, sabay kick out or pasa sa ilalim. Minimize ang mga turnovers at magiging goods na goods ang kalagayan natin. Pag naipanalo ng Gilas ang laban na ito kontra sa Lebanon ay wala akong nakikitang rason para matalo tayo sa susunod na game kontra yan sa Saudi Arabia sa Mall of Asia Arena sa August 29. From this lineup naman na maging resulta ng susunod na dalawang laro na ito ng Gilas ay pwedeng-pwede nang tingnan kung ano ang pwedeng i-improve para sa World Cup next year. Hanggat maaari ay bumuo ng pinakamalakas na lineup na may depensa at may size. Iwasan na siguro ang politika at favoritism para naman umangat tayo sa world map. Mag-start ng best lineup or mag-build ng best lineup around Kai Soto, Jordan Clarkson at Dwight Ramos.